Hi, magandang gabi sa inyo. Kaka-uwi ko lang at nandito ako para ibigay yung parang video clip para sa kung paano ba gawing fine itong economic commercial grinder na ito. Sa ato na yan, nag-post to si Rena Joy Briones doon sa Coffee Lover Philippines. Tapos nag-feedback lang ako, tapos nag-comment ako. Ngayon, ang daming nagkaroon ng reaction doon sa aking comment. Kaya kung paano daw mag fine, may fine tutorial daw, video clip. Nagpasa mo lang ng link kaso parang Indonesian yata. Ngayon magagawa ko ng Tagalog pero saglit lang tapos walang edit-edit, rekta na agad. Ngayon ipapakita ko ngayon kung ano ba yung grind setting nito nung una ko nabili. Yung factory setting niya mismo. Yan. Ngayon meron ako mga Quaker dito galing sa roast ko. Ang tingin ng grind size lagi. Ngayon, ito yung grind size niya. Ito yung mga Quaker yan, galing sa roast. Ayan, sample lang. Ngayon, ikagrind na natin. Ito siya, nung una kong bili. Ayan, mapapansin nyo naka-stop to. Dapat, hindi siya magagrind. Kasi in zero talaga, zero grind setting. Ngayon, ito yun. Ito yung factory setting yan. Nag-grind pa rin siya. Ayan. Dapat di siya gagana kasi naka-stop eh, kahit naka-on. Ito siya mismo. Oh, di ba? Kita ba? Kun. Ayan. Kung mapapansin nyo, parang pang ano siya, coffee maker. Or pang French press, parang coarse pa siya. Ito, ihipuin ko to. Ayan. Parang coarse pa siya. Kaya sabi ko nung una, parang may mali. Ngayon, hinayaan ko lang. Hinayaan ko lang muna nung una. Sabi ko, baka ganun lang. Tapos yun, sa Coffee Lovers Philippines, sa group mismo natin, merong nag-comment kung paanong i-calibrate to. Yan, ipapakita ko na kung paano. Ngayon, tatanggalin nyo lang tong screw na to. Phillips. Yan. Tatanggalin nyo lang yan. Yan. Tanggalin natin. Whoops. Tatanggalin natin. Hawakan nyo muna pala. Tapos bago nyo ikutin. Kasi magagaya ko yung sa nangyari ngayon. Yan. Screw na. Tapos para siyang plastic, yung walang bakal. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Ito siya sa loob. Kung mapapansin nyo, ayan siya. Okay na. Yan, kung mapansin nyo, yan siya. Iikutin nyo lang siya pa ganun. Kasi pwede pa pala siyang ikutin pa ganun. Yan, maririnig nyo yung pag-click na to. Yan, nakiklik siya, diba? 1, 2, 3. Yan, parang mahigpit na siya. Naramdaman nyo rin yung higpit eh. Tapos pwede nyo naman siyang i-on. Kasi dapat hindi siya gagana, diba? Dapat i-on nyo siya. Magana pa rin siya. Ayan oh, naglalabas pa rin ng kape. Iano nyo pa, higpitan nyo pa. Kahit hindi 4 clicks, depende pa rin yan. Magana pa rin. Ayan, malapit na. Adjust nyo lang. Click pa siya. Ayan oh, mapansin nyo pag higpit eh. Ayan oh. Ayan. Yan, zero na siya pag ganun. Yung parang hindi na siya nagka-grind. Ayan o, nagba-vibrate na lang siya. Zero na siya pag ganyan. Ngayon, pwede na nyo nang ibalik itong parang case, yung grind dial natin. Hanapin nyo lang yung itong stop. Ilagay nyo siya doon. Para talagang naka-stop talaga siya. Ilalapat nyo lang siya. Wait lang. Ayan, dapat nakalapat na siya dyan. Tapos, ibabalik nyo lang itong screw. Ayan. Tapos, wait lang. Linisin ko ng konti ito. Ayan, naibalik ko na. Medyo nahirapan ako ibalik siya. Hindi ko lang bakit. Ngayon, ilalagay na natin yung ito. Para makita natin pala. Buksan ko na rin. Ayan. Yan, diba? Zero. Naka-stop. Ngayon, okay na siya.
Okay na siya. Ngayon, i-adjust natin siya pa fine. Yan, pa fine. Tingnan natin kung fine talaga siya. Ay, tanggalin ko muna 'to. Yan. Adjust pa natin. Yan, pa fine. Ayan, kung mapansin nyo, fine na siya. Ito, ito na yung grind size niya. Fine talaga, pang espresso. Ayan. Ayan, para sa akin, pang espresso na itong gantong grind size. Ayun, na-calibrate ko na siya na pwede siya pang fine. Nagagamit ko siya pang dip bags, mga ganun, espresso machine, pang aeropress espresso. Ayan, sana nakatulong ko kahit paano sa ganung parang video clip, parang tutorial kung ganun. Yan, makatulong ko sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Siya nga pala, ilalagay ko pala sa description sa baba yung aking online business. Kung sakaling magustuhan nyo, okay pa, support ko na lang kahit support ka lang. Salamat.